Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. May kasabihan tayong imitation is the best form of flattery. Alam nyo bang 5 taon ang kaladkaren si Jervy Lee? Pero sino nga ba ang totoong Jervy? Sino nga ba ang totoong kaladkaren? At hindi lang yon, 5 taon mula hirap ngayon ay ginhawa. Eksklusibo po, ito ang naipundar ni kaladkaren sa 5 taon. Ang kanyang dream condo. Ma'am Karen, ano po na masasabi niyo dito? Kasalukuyan namin tinatawid ang Cuyat River dito sa Panay Rizal. At kung mapapansin niyo, okay, medyo malakas ang takbo ng current. Ayan, natatakot ang buong team ng The Correspondents dahil hindi namin alam kung ano ang nakapaloob sa kabilang ibayo ng river na ito. Ako po si Kalad Karen Davila at ito ang The Correspondents. Hello! My gosh! I'm so happy to be here. Wala akong masabi! Hello, Ma'am Karen! My gosh, talagang Ma'am Karen pa rin. Okay, Ma'am Karen, welcome to my tahanan. Paso nga, ang galing mo. My gosh, you look so beautiful. Oh, di ba? May pa-abs. Meron nga. My gosh, this is so nice! Hello, Luke. I'm Karen. I'm Karen. Nice to finally meet you. I only see you, I mean, in her Instagram, her photos. So now in the flesh, the lovers in the flesh. Wait, babe, this is my twin sister. Actually, pwede kaming twin sisters noon. Ang problem, ang payat na niya ngayon. You moved in. This is so beautiful. Thank you, Ma'am please. Karen. Ito na nga ang katas ni Kalad Karen Davila. Talaga? Oo, oh. Totoo naman, Ma'am Karen. Pinangarap ko talagang magkaroon ng bahay. And this year marks my 5th year in show business. 5 years? As Kalad Karen. Oh my God. So, 5 years as Kalad Karen, you now have your own apartment. Yes. Beautifully furnished. Anong pakiramdam? Ang saya. Tsaka ikaw pa yung una kong bisita. Nauna ka pa sa nanay ko. Oh my God! Are you serious? Totoo! I'm so touched. 5 years, alam mo, you were struggling dati, and here you are now. Simula po nung bata kami, nakikitira lang kami sa lola namin. Oh. We didn't have our own house. Both my parents were OFW. So kami, pinaalaga kami dun sa lolo't lola ko while they were abroad. So never kami nagkaroon ng sariling bahay until nung high school ako. So lumipat kami sa Bulacan, my parents lived there. Tapos sabi ko sa sarili ko, once na makapagtrabaho ako, makapag-ipon ako ng pera, bibili ako ng sarili kong bahay. And this is it. Oh after my God. Ang touching. Oh, ikutin mo naman. Let's look at the whole apartment. Ito muna, umpisahan muna natin dito sa aming sala dahil may upuan. Never ending to. Madami kaming pictures because, you know, I love collecting pictures. At syempre, hindi mawawala ang picture namin ni KD. Oh, Star Magic Ball. Star Magic Ball. Yes. Magkamukha ka dito dyan. Pwede pa, ha? Medyo, not naman chubby, but hindi ka ganito ka-fit. Hindi ako ganito ka-fit. Hindi ka ganito ka-fit. Pero pinaprint ko talaga kasi alam ko darating ka today. I love it. Thank you. Oo. And then this one. This is so newscaster. Yes. Ito yung bago naming show. O, diba? Napapanood ko yun. Nakakatawa ka. Galitangwanan. Mga news parody yan. Newscast. Cobra hair. Ang gigigilok sa inyo. Kaya alam nyo, pag inaayos yung hair ko ngayon sa TV Patrol, ang sinasabi ko talaga, ayoko na ng cobra hair look. Ayoko na noon. Why? Kasi hindi. Dahil, di ba, in the early, late 1990s, early 2000s, usong-uso na gano'n ang buhok. Sinasabi ko talaga, ayoko na ng gano'ng buhok. At ito, Ma'am Karen, talaga. Okay. I made sure na meron kaming baby pictures. Kami yan. Oh my gosh! So si Luke to, eto ka? Yes. Oh my gosh! Jerbs! Hindi mo aakalain na lalaki siyang kaladkaren. Oh, diba? That was me when I was like 3 years old. But when you were 3, did you know you were gay? I didn't know I was gay, but I knew I was different. Nagsasayaw na ako ng pearly shells niyan. Yung ganun kabata pa lang, boys will know something. Yes. Di ba really? May mga bata na gusto nilang laruan? Barbie, ganun din ako. Yun, at 3? At 3 years old. Hindi ko pinapansin yung mga yan, yung mga kutsi-kutsihan. Gusto ko, luto-lutoan. Luto-lutoan. And of course,
Kasi ito si Luke, oh, ang gwapo niya. Oh, bata pa, gwapo na si Luke. Oh, look at that. Oh, di ba? Parang matching, ah. Poopy fat. Oh my gosh. This whole part, when you moved here, may ganito na? Wala. This is blank. Okay. So, yung designer namin, Cinco Diseño, decided na lagyan siya ng parang like paneling. Tapos parang TV, home theater, something. Yes. Something. Yeah. Parang ganyan. Para tapos make neat. Cabinets. Uh-oh. Yes. Ang ganda, it's a great accent wall. And I love your sofa. Oo. And alam your mo, rug. Ano, nahanap ko lang to sa Facebook. Kasi I like supporting small businesses. Yes. So, ito, galing tong Bulacan. And ang nagbigay po ng pera para makabili kami ng sofa at malaking TV ito ay si Mom Shing Carla Estrada. Really? Alam mo, I remember... Magka-birthday kasi kami ni Carla Estrada. And I got to know her better during your birthday. Yes. Kasi you were very close. Yes. Sa Quezon City, remember? Yes. We were together. Opo. What did she do? Ganito nangyari. So, pinapunta ako sa bahay. Halika, dinner ka. Kasi like kami tumatambay sa house niya. So, bigla niyang sinabi, Wendy, assistant niya, pakikuha nga yung checkbook ko. Sabi, hindi naman ako assumera na para sa akin yung pera, di ba? So parang sinabi ko, Ma'am, si Carl's talagang magbabayaran ha, ng gabi. Tapos sabi niya, ano nga ulit yung buong pangalan mo? Oh my God. Sabi niya sa akin. Oh, eto, Jervy Ryan Lizaba. Sabi ko sa kanya gano'n. Okay, sulat-sulat siyang ganyan. Regalo ko to sa'yo. My God. This is my gift for you. Alam ko nagpapagawa ka ng bahay. Ito ang regalo ko sa inyo ni Luke. Sabi niya. Sabi ko, ate, wag na. Siyempre nahiya ako because para sa akin wala namang halaga yung friendship namin. I mean, walang price. Di ba? Yeah. Hindi ko kailangan kasi marami namang racket at maraming projects. Ito ang nagpapayag sa akin. Sabi sa akin ni Mom, iba ka, Carla. Mas marami ba pera mo sa akin? Sabi ko, hindi. O, sige, akin na. Sa kinuha ko, ang laking halaga. I can imagine. So, ito naman yung corner ni Luke. So, mahilig kasi siyang mag-computer games. So, binilang ko siya ng malaking screen. Tapos may maganda rin siyang laptop niyang sarili. And then we have a filing cabinet. And you don't fight if he plays computer? No. Wala kang ganun? Kasi ako, naniniwala ako na suportahan natin yung bisyo ng mga asawa natin at mga jowa natin. Huwag lang drugs. Of course. Computer games, approved. Dota, approved. Kasi may, may picture ako dito kasi... Diba? Ako ang patron saint ng mga computer games. At gusto ko binabantayan ko siya habang naglalaro siya. Ayan. Itong bag na to, pinakauna ko tong ano, ang ganda. Mamahaling bag. I noticed it. It's such a nice color ng silim. Alam mo kung kanino galing? Kanino? Ma'am, si Carla na naman. Grabe naman si Regalo Carla. Regalo niya to sa akin. You know what? What I like about your friendship with Carla, na I hope many people learn from this. Carla and si Jervs were supporting different presidential candidates and yet they remain to friends. Be best friends, close friends. At dapat ganon, hindi kailangan mag-away. And I believe in democracy. So lahat naman tayo may karapatang bumoto ng kung sino sa tingin nila ang karapat-dapat. Yeah, so yeah. Kung iba man ang presidente mo, iba ang presidente ko, iba naman yung level of friendship natin. Yeah. Eto naman, may powder room kami sa baba para sa mga bisita namin. Okay. It's so important kasi that you have a nice powder room. If you have guests. Yes, para makakawimi sila, hugas ka. Pero when you moved ito, pinapalitan mo pa ito? Pinapalitan po namin. Yung designer pero namin. Pero ano, nung una ito na yung tiles. Yeah, yeah, yung tiles. Then ito nag-accent. Wow. Good. Ay, ito, maganda. Kasi this is my own corner. Kung si Luke may corner siya, ito sa akin. Kita mo naman, puro pilik mata. Dear... Wala na bang hahaba pa sa pilikmatang ito? Parang grabe. Gagamba na siya. Here. I wanted to have my own space kasi ayoko na silang umaakyat pa dun sa kwarto. So at least dito na sila sa baba. Thank you.
This is my medal when I graduated. You read! Jervie Ryan Lisaba. Isipin nyo si Kalad Karen ang pangalan Ryan. So, BA Broadcastcom 2009. Magna cum laude? Wow! My God, magna cum laude ka? My God, wala akong ganito. Nung nasa UP ka, ganito ka ba noon? Hindi pa ako ganito kaganda. Iba pa. Pero ganito ka na ka-out. Ka-out. Deki na ako noon. Oo. As in, nag-eyeliner na ako. But pag pumapasok ako ng school, nakapanlalaking outfit ako. Sa UP? Sa UP. Oh my pag God. Pag dumarating ako ng College of Mass Communications, nagpapalit ako ng damit. Nagbo-boots ako, skinny jeans, etc. Tapos doon ko rin nahanap yung second family ko, which is UP sa Mascom. When I was in college, Ma'am Karen, our family was broke. Yeah. My dad lost his job. Tapos yung mommy ko hindi na rin nag-work. My elder sister, she was studying in a private school. Parang sabi sa akin ng parents ko, gusto mo ba munang mag-stop? Nasaktan ako dahil nga, honor student ka nung high school hanggang college, consistent kang university scholar, etc. Tapos parang sabi ko, ayoko mag-stop. Kasi nga sayang naman. Gusto kong tapusin to para din sa pamilya namin. And then my auntie, who's in Oxford right now in England, she sent me to school. Siya ang nagbayad ng education ko. When I told my mom, sabi ko sa kanya, Ma, gagraduate na ako. Sabi niya, that's good, congratulations. Tapos sabi ko, Ma, gagraduate akong magna cum laude. Sabi niya, we. Hindi siya makapaniwala because when I was in UP, araw-araw akong lumalabas. I go home late, party-party every night. Tapos, I didn't have my own laptop. So, lagi lang ako nangihiram. So, pag natapos yung classmates ko, syempre tatapusin niya muna yung sarili niyang homework. Hihintayin ko yun, madaling araw, para lang makapagtapos ako ng homework. Bravo to totoo, you! Mama Tay, totoo yan. Yung baon ko lang nun was 80 pesos, 50 pesos pamasahe, 30 pesos for food. Tapos, araw-araw akong lasing. Kasi yung mga kaibigan ko mayayaman, hinahatid ako sa bahay, pinapainom kami. Ganun totoo. Kaya super bonded kami. We've been together for like 15 years na as friends. So, hello, Barkada. Meron pa ako dito yung mga iba kong medals hindi ko pa nailalabas. Isipin nyo, what's amazing with you, alam mo, ang iba, pag tumanda na tayo, yung mga childhood medals na ganito, let's face it, di ba? Parang itinatabi na lang. Pero sa'yo, it's so precious. Kasi parang feeling ko, nahirapan ako magtapos ng pag-aaral eh. So, kinip ko siya kasi to remind me na... to remind me na, ano, importante yung education. Kasi it will really help you na makaahon sa kahirapan. Kasi what are other ways you can do, but persevere and work hard. My gosh! Ang tunay na lalim ng puso ni Kalad Karen ay ito. My gosh! Pero totoo, yun nga. Ang hirap kasi ng buhay namin dati. So. Oh my! Ito na, Ma'am Karen, this is our dining table. Yes! Ito, wood talaga siya. Nakita ko siya sa All Home. So sabi ko, ang ganda, tsaka ang bigat. Sabi ko, I will spend so much for our dining table. So ito yung kinuha ko para pang matagalan na siya. I have to say, one of the highlights, focal points of this apartment is the kitchen. Yeah. That, kasi important yun eh. When you have an open kitchen, you know, it's a kitchen for entertaining, you can show everyone, and I love your kitchen. And we love to cook. You Luke do? Luke and I always cook together. Okay. Kaya kung mapapanood yung mga IG stories namin, lahat niluluto namin together. Everything is customized. Yeah, Talagang ginawa nilang ganyan. And then green is my lucky color. Is that right? When I was starting in showbiz, lahat ng endorsements ko, yung brands, color green. So sabi ko, I'll get green for my kitchen kasi lucky color ko yan. Pero ito na ang setup ng kitchen nung binili nyo to. Pag-ano na? Pag-ganyan na. Pero binago namin because this was black before. Yes. And then iba yung mga cabinet. So sabi ko, iibahin namin kasi nga gusto namin maganda rin yung kitchen. I want you to show me your shoe collection. Alex, kasi magandang kwento yan.
Okay, ito Ma'am Karen ang aking shoe collection. OMG, sa takong. Oo. Talagang may takungan. O, diba? That's a lot. Ang dami ko sapatos. Actually, nag-aaway na kami ni Luke dito, Ma'am Karen, na ang dami-dami ko daw shoes. Pare-pares lang naman ng color. Kasi I like, of course, nude, beige, red, black, and then silver and gold. Yun naman ang mga staple natin. Ayan, binili ko sa UK pa ako bumili ng sapatos. Kasi ang hirap bumili dito ng shoes kapag ano ka, malaki ang paa mo. So, tuwing pumunta ako ng UK, I buy 25 pairs. And the reason why I want to have a shoe collection, because when I was starting in the industry 5 years ago, I only had one pair of shoes. Sa lahat ng guestings ko, events, laging yun ang suot ko. Tapos, I get bashed. Sinasabi nila sa akin na, Kalad Karen desperately needs another pair of shoes. No. So, syempre, nung nagsisimula ako, I was offended. I felt hurt. Sabi ko, kawawa naman. Pero ganun kasama ang netizens minsan, no? Ganun. Oo. So parang sabi ko sa kanila, di bale, pag ako, yung mama, nagkaroon ng pera, bibiling ko lahat ng sapatos na gusto ko. Oo. So, eto na siya. Yeah. Wala na ako mapaglagyan. Yung iba pinamigay ko na sa mga bakla. Yeah. Na iba. Oo. Tama yun. Give and you will get back more. Do you still have that pair? Ito yung isa sa mga, ano, ganyan na siya kasira. Oh, ito yung mga isa sa original mo. Oo. Na dati. Nabili ko lang to ng sale, parang 1,000 pesos. And when you were starting your career. Gano'ng kahirap yun when you were starting your career? Before I worked in front of the camera, I was a staff, di ba? I was a producer, I was a writer. Pero, ang hirap palang mag-artista because you have to invest sa sarili mo. Kailangan mo paganda, pa-facial ka, pa-laser ka na mga kung ano-ano. I was helped by a lot of people, Ma'am Karen. I'm really very thankful because may mga stylist na nung nagsisimula ako, wala akong pera, tinutulungan nila ako libre. Noong una? Kasi wala akong pambayad. How much do you pay for your makeup artist? 3,000 at least. Wala akong ganun. Eh, magkano lang din naman ang mga guestings. So, sabi ko, pag ako naman yung ano meron, tutulungan ko sila. So, kasama ko pa rin sila ngayon. Ang galing! Sila yung gumagawa ng mga damit ko. Maki has been with me for 5 years ngayon. Yeah. Tapos, medyo tinaasan ko ng TF niya. Kapag sila pag may endorsements ako. So, I think when people help you, darating yung panahon na ikaw naman ang makakatulong sa kanila. That's why right now, naiyak na naman ako. Hindi, kasi pag may kailangan ng tulong sa akin, tulungan ko. Kasi gusto ko, it's not just paying forward, but it also feels good din na makatulong sa iba kasi tinulungan din nila ako nung wala ako. Grabe naman. So, Ma'am Karen, akyat tayo sa itaas. So, this is a loft. Yes, this is a loft type. Kita mo naman, naglagay pa akong baryan. Kasi pang ano siya, pang paswerte sa stairs. Parang for good luck, for wealth. Yes, for prosperity. So, alika, akyat tayo. So, binago din nila, Ma'am Karen, yung ano? Pati yung stairs. Yung stairs. Ano ba yung stairs noon? Dati iba yan eh, itim. Oo. So, sabi nila, mas maganda daw kung maganda super good. And then itong accent wall, sila rin nag-design. The stucco finish. So, dito meron kaming little gallery. Ma'am Karen, kita niyo naman mga pictures po namin. Ay, ang ganda naman. Yes. Grabe naman to. Talaga ba yan? Pina-frame ko to because this was my first interview with you. This changed my life. No. DZMM. Because after that, nung interview natin, it went viral again. In-interview na ako ni Vice Ganda, Tito Boy. And para ako nanalo ng beauty contest. Praise God. I'm so happy for you. Pero where were you acting as Kalad Karen? In UP. In 2016. UP. Trivia lang po. When I was still in the university, sabi sa akin ng mga professors ko, sabi, oh my God, Jervy, you sound like Karen Davila. Sabi nila. Tapos ako naman, parang, actually, okay, ganun. Tapos parang, nung 2016, during elections, sabi, di ba nag-host ka nung mga yung the presidential debates. Oo. Sabi, aralin mo na si Karen. Kasi meron tayong play. Oo, Haloland 2016. And then, I was the host of the debate with Gucci Cruz Valde at saka si Mike Enrique. So, kami mga nag-impersonate sa inyo. Ito yung unang meet-up namin ni Luke in Hong Kong. Ikaw to? Yes, 10 years ago. Oh my God, iba kang andyo dito. Ano iba kang nilalang. Iba akong pawikan dyan. Iba kang... At ako
ko to. Ikaw to? Yes, recognition. Oh my school. God. Khaled Karen before and today. At tas itong, ano naman ito, Ma'am Karen, Four Seasons of Love, Winter, Spring, Summer, and Fall. Yeah, ito yung, I remember this eh. This is, during the pandemic, you stayed in the UK. Hindi ako nakauwi. The lockdown. That was great. Yes. Okay, wow. Welcome to our bedroom. Dito po, actually, bedroom siya sa, ano, sa araw, sa gabi, hardin siya, kasi dito po ako dinidiligan. Charas! I don't understand that actually. I wasn't paying attention. You had this also interior decoration? Yes. Wala tong mga ano dati, closet. Uh-oh. So this is all custom made. Itong ano na to, cabinets na to, wardrobe. Ito maluloka ka, Ma'am Karen, kasi ito lahat to mga damit ko. Oo. Tapos yung damit ni Luke, ayun lang. Yeah. Oh my God! Yan lang ang damit ni Lu? Oo, kasi konti lang siya magdamit. Ayaw niya ng maraming damit. Lahat yung damit. Ito yung mga Karen Davila, ano ko. Oo, pero yung today, ano, madali. Yes. Ito na yung, ito, kasi madaling gawin. At saka, madali, jersey. Oh. Ito naman yung mga pang-totoong buhay. Ito yung totoong buhay, close. Di, siyempre, mga, ano na, crop top, ganon, midrib, yan yung mga totoong buhay kong damit. My gosh! I can send you pala clothes. Kasi na ba sa akin? Well, ang tanong ko nga, it baka maluwang sa'yo. Mga work clothes, no? Pwede, baka kasha na sa akin. Baka naman. Baka mamaya na maluwang. Ito naman yung mga bags ko. Nice. Mostly, ito regalo ni Luke to. Mamahalin to. Hindi naman ako bibili ng mamahaling bag. Pero ito, mga bigay lang din to. Ito bigay. Mikos, ang totoo, matipid ka sa pera mo. Kasi nga, at hindi dapat ganon. Sino ba ang pangarap mo sa industriya? Actually, ang role model ko talaga ikaw. Walang Emmy. Nasa over naman. Hindi kita yung Netos. Okay na. At least, in the geek community. Sa comedians. Ikaw at saka si Mimi Vice. Si Vice. Icon naman kasi si Vice. Si Vice talaga. At natutuwa naman ako kay Mimi. Hindi siya madamot. Sinishare niya entablado sa lahat ng mga taong gusto at sa mga taong deserving. And you, Ma'am Karen, din naman. You know, to be honest with you, hindi ito vlog ni Ma'am Karen, ha? Pero, Ma'am Karen, I think if not because of your support, I don't think Khaled Karen will fly. Oh my God. That's totoo. The worst work both in our lives. Kung hindi mo ko pinansin, una, wala. Diba? So, ang galing naman kasi nung the correspondence mo. My last question for this is, I guess, what is your life verse? And what is your state right now? Your learnings? Actually, I'm very happy where I am at the moment. I'm also very thankful sa inyo din po. Ako naman. Niyak ako. Hindi totoo kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makukuha yung mga pangarap ko sa buhay. Kasi pwede mo naman akong i-shut down when I was starting. But you supported me. And totoo. Sobra ka nga. Hindi, totoo. Oh my gosh. Kasi kung hindi naman dahil sa support mo, tsaka dun sa mga taong tumulong sa akin along the way, hindi ko makukuha itong kung anong meron ako ngayon. Totoo. And kung meron man akong isang natutunan, give and you will receive. So, let's be helpful and let's always be grateful to all the things that we receive in life. Kasi one day, hindi mo alam, ikaw din yung makakailangan. Ang ganda. Nakaka-inspire, diba? Patunay lang na basta you work very hard, you can achieve your dreams. Pero hindi pa tayo tapos. Sa part 2 ng ating episode, ano nga ba ang love story ni Khaled Karen at ng boyfriend niyang si Luke? At ano ang kinabukasan? What are the wedding plans? Naging madali ba ang kanilang relasyon? Sa susunod na Sabado, magkita-kita tayo.